Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kiko sa Facebook. If you don't know our Facebook group, it's www.facebook.com/KikoTV. You can message me anytime, guys. Shoutout nga pala kay MJ Ramiscal. Co-worker ko siya sa my Asian Life before. Dati siyang Asian Life, and if I'm not mistaken, Etika na siya kasi nagpo-post yung manager ko ng mga Eklabu sa Facebook. So, alam kong updated pa rin ako sa mga nangyayari sa about Asian Life. Anyway guys, pupunta kami ngayon sa Market Mall. 10-minute drive siya sa bahay ng aking asawa dahil mamimili kami ng surprise Christmas present ko para kay Mami Daddy. So siya yung nagdadrive para makapag-vlog ako ng bongga-bongga. So dun sa Market Mall na papuntahan namin dito sa Northwest is meron sila dong Apple Store. So ngayon naisip ako kasi bumili ng iWatch. So iniisip ko iWatch Series 4 sana or 5, pero ang gamit kasi ni Mama is 5S, tapos si Daddy naman is 7. Eh, si Daddy pwede sana ng Series 4 or 5. Kaso si Mami hindi pwede ng Series 4 or 5 kasi yung kanyang cellphone is 5S. So hindi kagana sa kanya yung Series 4 and 5. So para pareho sila, Series 3 na lang bibiling ko. And at the same time, mura lang naman yung Series 3. So pareho po sila bibili ng Series 3. So ang ganap namin ni Brian is, kunwari, honey, isasamahan ko siya sa kanyang doctor's appointment para hindi namin kasama si Mami Daddy. So mapapanood din natong vlog na ito is na nabili na namin itong push na to at nabigay na namin tong siguro tong ano na to, tong regalo na to. So hindi ko to i-upload tong vlog na to hanggat di namin na ibibigay itong regalo na ito, Christmas gift. Kasi hindi ko na rin alam kung ano ibibigay ko kasi naibigay ko na halos lahat sa kanila, best. Or ibigay ko na sila ng laptop, ng iPad, ng mga kailangan nila. And itong watch kasi para at least na natatrack ko sila kung nasan sila. And at the same time, wala rin naman kasi silang relos. And ang pinaka gusto ko kasi talaga yung heart rate monitor, yung activity, para at least medyo active sila, diba? Alam nila yung mga steps nila. And then at least nababasa nila yung mga text messages ko, yung iMessages ko at the same time. Push na push, makatsaka yung mga iMessages. So bye-bye muna at pakita sa inyo yung ang daan papuntang Market Mall. So merong bagong tayong community dito. Eh yung binidyo ko kanina, eh yung children's hospital. Nandiyan dyan yan. So iba yung hospital dito para sa mga kids, pero yung pinatrabahuan ko sa so, hospital, pwede din yung kids, kaya todo eklabo na naman ng aming mga pet doon umiikot kapag may mga emergency yung mga kids. So ito is another condo-ish na pang mayayaman, ganun, parang ganun level. Truman Village, parang ganun yata. Ganun, lumutan ka na, pero traffic oh. Christmas rush. Yabahan. Kasi ito may mga bahay-bahay dyan sa gilid. Lumang community na rin to. As nandiyan dyan yung mall. Imagine mo no, kapag nandiyan ka sa community na tapos malapit mo na sa mall. Nandiyan yung sign, dyan na yung mall oh, Market Mall. Lakad ka na lang sa mall kapag nainip-inip ka. Guys, naglalakad na kami papuntang mall. Pag-isip-isip ko, dapat malakas kami plano for Christmas kasi ako nasa work. Tapos si Brian, nasa may VC siya, sa may British Columbia, kasama niya yung family niya. Yung tatay na nanay niya. So, tapos si Mami Daddy, nasa bahay, kuwawa naman si Mami Daddy. So, hindi ko alam, plan. Nakakaloka. Andito naman kasi sa Canada, hindi naman masyado kasing bongga dito yung Christmas. Totoo lang, hindi siya tulad ng Pilipinas sa talagang pag sinabi mong Pasko is push na push. Kaya, check natin kung ano bang magandang plano ang galing dito pag Pasko. May work ako ng new Christmas Eve, tapos sa 25, tapos sa 26, which is Boxing Day. Ay, nakakaloka. Hindi masyadong maginaw in fairness ha. Bagong restaurant dito sa labas, ang laki, grabe.
Tapos meron siyang coffee shop dyan na Starbucks. Tapos ito dito yung entrance, pasok tayo. Ang dami niyang tao, grabe yung furnace. Natsura ng mga mall-mallish. So ito yung Apple Store. So papasok na ako dyan, si Brian kakasapin nila yung nani tsaka tatay niya. Grabe ang daming tao sa mall. As in. Ay. So ito yung watch nila, Series 5. Pero wala silang display ng Series 3. Kukunin pa lang. So pauwi na kami guys, di kami nagtagal doon sa may sa mall. As in, nagpunta na kami ng Apple Store. Siguro mga ilang minutes lang tayo dun, Han? How many minutes we spend at the Apple Store? Siguro mga not 10 minutes lang. 20? Not even 20 minutes. Siguro mga 10, mga ganun lang. So, umuwi na rin kami. Umuwi na rin kami, lalakad kami papuntang kotse. And hindi na ako nakapag-vlog dun masyado kasi for privacy guys. Hindi ako masyadong sure kung pwede mag-vlog dun. So, nag-picture-picture lang or nag-video ako ng konti lang dun. Binidyo ko yung itsura ng mga bagong Series 5 na watches. And then, mapakita ko sa inyo mamaya itsura nito sa loob. Siyempre, hindi ko mabubuksan kasi hanggang hindi pwede buksan, guys. So, sabi nila, pwede itong isoli hanggang January 8 kapag hindi nagustuhan nila mami at daddy. Hindi ko alam kung pwede siyang i-price match. Kasi magkakaroon ng bonggang sale, di ba? Sa Christmas at Boxing Day. So, i-check natin siya. And ito nga, papakita ko sa inyo mamaya. Dahil lang. Upo lang muna ako dito, Ben. So guys, ito series. You can turn right, huh? Yeah. So guys, ito series 3. Kasi ito yung gumagana kay mami at daddy. Ito series 3. And then, ito is kulay. Ano nga bang kulay nito? Basta isang gray, tsaka isang puti. And then 42mm. Pareho siya. So, parehong series 3. So isang black, tsaka isang white ang binili ko. So, makikita niya pag binuksan nila. And pareho siyang 42mm na size. Malaki. Para hindi sila mabulag kapag check nila yung orasan. Ayoko na maligit. So, daig pa ako nila mami at daddy. So, putla nung nila mami at daddy. Kasi yung sa akin, honey, what series watch do I have? One. Diba? Series 1 pa yung sa akin, guys. And then, what size? 38? Yeah. 38mm. And bigay sa akin ni Brian yun. Pinaglumaan ni Brian. Tell them, Han, that's your old iWatch, right? That's his old iWatch. And ako naman kasi, old Apple iWatch. And ako naman kasi, hindi naman kailangan. Hindi ko binigil. Are you gonna tell him that you refuse me to give you another one? A new one? Say that out loud so they can hear. I wanted to give you a new one and you refused. Yun, kasi gusto niya akong bigyan ng regalo noon. Was it my birthday, ha? It was. Kaso, sabi ko, kung di naman importante, kung di naman kailangan, bakit kailangan ng bago, di ba? Why buy a new one? Because the old one is kaput. It's still working, see? All I need is the watch, the notification that I get messages from you, and from my friends from Messenger. That's all I need, the watch. And then the notification from the camera. So yun lang naman ang kailangan ko sa watch naman talaga. So hindi ko kailangan ng upgrade tulad ng gantong series 3 or series 4 or series 5. Kung gumagana pa yung watch na yun, okay pa siya syempre, diba? Alianin mo yung bago, diba? Kaya best na yun. Sina mami daddy, I'm not sure I like series 5. Because it's always on. It's always on. And then everyone can see everything on your messages. No, if I like that. Ako kailangan ko ng watch. I need the watch kasi nurse ako. So kailangan ko talaga. Would you like it always on or not? I don't know. Not sure yet, man. Yeah, I was just telling them, Hanap, I need the watch. Lalo na ako. Kasi kailangan ko nag paper charting kami sa Emerge. And at the same time, meron kaming computer charting. So combined paper tsaka computer charting. So kailangan ko talaga ng watch. Lalo na kapag nagpa-paper charting. Lalo na mga bibigyan ng mga gamot. Lalo na kapag downtime pa yung ano namin, yung mismong machine. So yun guys. So sana na-enjoy nyo tong vlog namin for today. Ito yung surprise push namin kina mami at daddy for the Christmas. And ito, itong katabi ko, hindi ko pa alam kung ano yung ibibigay sa kanya. Nakakaloka.
syempre hindi naiintindihan ang Tagalog ko, di ba? So, hindi niya na, syempre na siya na pala yung pinag-uusapan natin. So, bye-bye muna! So,